Bandang alas 3 ng hapon, ako ay nakakuha ng booking dito sa Pure Gold Tipas. Tinanong ko lang dito si kuya kung kailangan ba niya ng shower cap. Ang sagot ni sir, wag na lang kasi malapit lang naman tayo. Nag-request si sir na siya daw unang umakbang sa motor. Subalit, natatawa si sir dahil nahihirapan siyang humakbang sa motor. Inayaan ko nga muna si sir na humakbang kung kaya ba niya. Kaya naisipan ko ako na lang mauna para maibaba ko ng konti ang motor. Sa totoo lang talaga, mahirap talaga sumakay itong motor na to, medyo mataas. Hirapan talaga makasampa si sir dahil malaki po siya. Pati yung kausap ni sir ay natatawa sa kanya. Habang maakit si sir ay natatawa talaga siya. Yung walang humpay na tawa at sa wakas nakasampa na nga rin si sir. Akalain mo naman, todo copy talaga siya para makasampa. At dito, sa oras na to, at sinabihan ko na kung okay na ba si sir para umalis na kami. Dito sa MB Taxi, dapat mahaba ang pasensya mo. Kasama sa trabaho to eh. At dito, nagpaalam na siya sa kausap niya. At maya-maya, andito na kami sa draft of location ni sir sa simbahan, Pasig. Dito nga, nahirapan pa rin siyang bumaba sa motor. Tik pa nga kaming natumba sa pagbaba ni sir. At dito si sir ay nagbigay ng kanyang pamasahe. Bali 53 ang kanyang pamasahe pero nagdagdag siya ng 20. Swabe. Thank you po. Wala agad yung pagod ko ng may tips at dito na rin ako nag-abang ng ating susunod na booking. At dito sa ating pang 11 booking dito sa BGC ay nampunta na ako sa aking pasahero. TikToker pala itong aking pasahero dahil siya ay si Intoy Gamer. Sa TikTok pala siya palaging nagla-live. Mahaba-haba rin yung aming kwentuhan about sa kanyang pag-game. First time din pala mag-booking nito si Sir sa Moobit kaya hindi rin niya alam kung paano siya pumunta doon. Basta sabi niya manonood daw siya ng soccer. Dito pala kami sa Rosario, Pasig at nagbigay niya si sir ng kanyang pamasahe, bali 120, dinagdagan pa niya ng 20 pesos. Alright, alas 4:05 na ng hapon at dito muna ako nagtatambay para magkuha ng shot ng video. Ayan, ay dito po yung mga laro ng soccer player. Napakalawak ng lugar at maraming tao nandito. At dito na rin ako nag-abang ng ating susunod na booking. Nasa Pasig naman ako ngayon at pang 13 booking natin si Madam. Ito, abit niya yung baunan at ang draft of location ni Madam ay BGC. Kaya ang sabi ko kay Madam, pwede na kayong sumakay. Kaya naman, wala naman traffic, mabilis kaming nakarating dito sa BGC. At dito, natututuro si Madam kung saan ba siya magda-drop off. Pagkalam ko, pagliko namin, andito lang, ga-drop off na siya. Pero, umabanti pa kami ng konti. Kaya naman pala, bawal pala mag-drop off doon sa pin na yon. Kaya dito kami sa unahan, sa tinuturo ni Madam. Dito pala, ang tamang babaan. At ang BGC kasi mahirap na baka mahuli tayo. Dito, tinanggal na ni Madam ang helmet at inabot ko yung kanyang baunan. Ang sarap siguro ng baon ni Ma'am. At dito, nagabot si Madam ng 100 at sinuklian ko siya ng piso. 99 pesos kasi yung kanyang pamasahe. Sayang naman din kasi yung piso. Much later. At pang 15 nating pasahero ay dito lang sa Pasig, sa RCBC. At nakita ko na siya sa unahan, kaya kumaway na lang kagad ako para tumawid dito sa ating pwesto. Ayan, so ang draft of location niya is Makati, Carmona. Nagtaka lang ako kasi nagbigay kagad siya ng kanyang pamasahe, bali 98 pesos. At dito, kumuha na rin ako ng helmet para ibigay sa kanya. At yun, palis na rin kami kagad. Guys, 5:28 na pala. So, papunta kami ng Makati, Carmona. Mabilis lang ito, walang traffic. At ito, nandito na kami. 32 minutes ang ating tinakbo galing dun sa Pasig. Papunta dito sa ating draft of location ni sir. So, madilim na rin pala. At dito na rin ako naghintay ng booking.